Good day mga Kapibay Madness. Bago natin simulan ang ating usapin, shoutout muna kina Judel Puntanar, Christian Michelle Gallios, Amo Marlu, June Africa, RG Bueno, Oliver Badajos, Renmart Bencito, at kay Joshua Travel Blog. Ito na mga kamadnes, sa nalalapit na pagbabalik ng PBA na inaasahang magbubukas sa October 9, ay unti-unti na rin lumalabas ang nagiging problema ng mga teams sa kanilang mga players. Isa na nga dito ang kupunan ng Nlex Road Warriors. Una nang nagpahayag na hindi sasama sa PBA bubble ang Nlex shooter na si Larry Fonacier, at may posibilidad din na hindi makalaro ang rookie na si Mike Ayonayon dahil sa issue na hinihingi ng pamunuan ng MPBL na dapat munang tapusin ang commitment nila sa MPBL bago lumaro sa PBA. Mga kamadnes, ayon nga sa ilang mga PBA analyst, may mga players pa rin ang nag-aalangan na lumaro sa PBA bubble at maaaring lumabas ang kanilang mga pangalan sa susunod na araw bago ang 5-on-5 scrimmages ng mga teams kung ito ay mabibigyan ng approval ng IATF. Malaking kawalan nga ito sa kampo ni Coach Yeng Giao, sina Larry Fonacier at Mike Ayonayon, lalo na sa nauusong small ball basketball. Pero sa coaching style nga ni Coach Yeng Giao, siguradong mas lalalim ang hugot ni Coach Yeng sa kanyang bench para mapunan ang magiging kontribusyon ni Larry Fonacier at Mike Ayonayon. Samantala, nababalitaan na nga na matatapos na ang suspension ni Calvin Abueva at mapapasama na siya sa PBA bubble na gaganapin sa Clark, Pampanga. Kumalat na nga ang balitang ito matapos mag-post si The Beast sa kanyang social media account, at pinahagingan pa din ito ng isang veteranong sports journalist na si Snow Badwa na malapit ng malift ang suspension ni The Beast. Pero ang tanong nga ng ilang mga basketball fans sa social media, kung sa Phoenix pa rin ba si Calvin Abueva once na magbalik siya sa PBA? Kumalat nga sa social media na mapupunta si Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots kapalit ni Chris Banchero. Pero wala pa rin naman kasiguraduhan ito dahil sa kalidad ni Calvin Abueva mahirap itong palitan. At isa pa, maganda ang tinatakbo ng Phoenix Fuel Masters pag naglalaro si Calvin. Mga kamadnes, sa tagal ng suspension na ipinataw ng PBA kay Calvin Abueva, dapat na bang payagan na makabalik si Calvin sa PBA bubble? At sa issue naman ng PBA at ng MPBL, dapat bang habulin ng MPBL ang mga players nito na nagpa-draft sa PBA at tapusin muna ang MPBL season bago palaruin sa PBA? Kayo mga kamadnes, anong say nyo?